Bahan. Wala pa dito. Wala pa daw. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat. Atin pong isama sa panalangin para sa misang ito na intensyon ng mga sumusunod. Pasasalamat, Ian Kenneth, Flor Jen, and Kian Joko Chavez, Mr. and Mrs. Jojo De Guia and family, Mamert and Mary Abogne, Tomas Palerma and Victoria and Jubilee Marquez, Delen Untalan family, Patrick Anorico and family, Mr. and Mrs. Edilberto Menya and family, Lynn and Sunny Rice Tor, Jackie and Girly Alcoreza and family, Jennifer Aboga and family, Andres and Anastasia Ronquillo, Aida Cantos, Merlinia Babaw and family, at ni Romel Villapando and family. At para naman po sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan, ni Kian Conechado. At para naman po sa petisyon, ni na Luigi Villegas, Marivic Pascua, Sunny and Romiling Sepilio, at ni Sheila Grace Ina Villanueva. At para naman po sa kapayapaan ng mga kaluluwa, ni na Jose Erasmus Marie, Kasyana Felizana, alaala ng Jovit and Belia Beco and family, Seferina Delphine, alaala ni Alex De Torres, Vergel Joseph Basilia Crescencia, alaala ni Captain Severiano Katapang, Loreto June Florentino Justina, alaala ni Susan Herrera, Simeon Ariel Juana, alaala ni Delia Licarte, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Maraming salamat po. Sa una niyang pagpapakita sa kanyang mga alagad, pinuspos sila ni Jesus ng mga handog ng kanyang presensya at kapayapaan at ng tawag na makilahok sa kanyang misyon at ng Espiritu Santo. Ngayon ay ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Gayun din ating ginugunita ang kapista ni Jesus, ang hari ng banal na awa. Ang ganitong nakalulugod na debosyon sa mahabaging pag-ibig ni Kristo sa mga makasalanan ay nagpapaalala sa ating lahat na nawa ay maging mga kasangkapan tayo ng kanyang awa sa ating kapwa. Habang nakikisa tayo sa pagdiriwang na ito ng Eucharistia, hiningin natin ang biyaya na maging huwara ng habag at ng matibay na pananampalataya sa Kanya. Ang lahat po'y magsitayo. Umawi tayo ng Aleluya, muling na buhay si Jesus Kristo, nilupit niya ang kamatayan. Aleluya, Aleluya, pag-uong araw ang bigay sa atin, at hindi man ay libutin. Iwanag ni Kristo ay papangingasin, kanyang awa ay tanggapin. Aleluya! Umawi tayo ng Aleluya, muling na buhay si Jesus Kristo, hinupin niya ang kamatayan. Aleluya! Aleluya! Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Father. Ikalawang linggo po ng Pasko ng Pagkabuhay, ngayon po ay Divine Mercy Sunday. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Pagpupuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinahulugan niya. Pinupuri ka namin, nilangang ka namin, sinasama ka namin, ipinagpunin ka namin, pinagsasalamatan ka namin, dahil sa laki namang ang king kapuling mo. Makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong nanang, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan
at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay, at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong itutugon sa bawat taludtod ng salmo, butihin po ay purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihin po ay purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihing po ay purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng puon, ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Butihing po. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Butihing po ay purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang. Butihing po ay purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay iyong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah!
Ting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudiyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri, at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay, at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang Anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa inyo pong lahat na naririto sa ating simbahan, sa mga nasa labas, gayon din sa mga nakasubaybay sa atin online via Facebook at YouTube Live, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang araw pong ito ng Linggo ay maraming pangalan. Una, ito ay tinaguri ang 2nd Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay o 2nd Sunday of Easter. Binibigyang diin pa rin natin ngayon yung nangyaring muling pagkabuhay ni Jesus matapos na siya ay magpakasakit at mamatay sa krus. Gayon din naman, ang linggong ito ang 8th araw ng Oktaba ng Easter o Octave of Easter. Dahil ito po yung 8th araw mula ng ating Panginoon ay muling nabuhay. Kaya nga, pinahahaba po ng simbahan ang pagdiriwang ng isang misteryo ng ating pananampalataya upang mas mapagnilayan pa natin ng mas malalim ang misteryong ito ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Gayon din, dahil sa nahapahayag na mabuting balita, ang linggong ito'y tinagurian ding Doubting Thomas Sunday. Sapagkat sa Ebanghelyo, itong si Tomas na isa sa 12 alagad ni Jesus, nagduda, pinagdudahan niya si Jesus na muling nabuhay. Nagduda siya kung si Jesus nga ba ay muling nabuhay, kung siya nga ba yung nagpakita sa mga alagad
o baka multo lamang. Kaya nga sinabi niya, hindi siya maniniwala hanggat di niya naipapasok ang kanyang daliri sa mga sugat ng kamay ni Jesus at gayon din ang kanyang kamay sa tagiliran ni Jesus na nagkasugat din dahil ng sibat. Pero higit sa lahat, mga minamahal na kapatid, ang linggo pong ito ay dakilang kapistahan ng mabathalang awa ng Diyos, Divine Mercy Sunday. Kaya nga, ang Paskong ang kapistahang ito ng Divine Mercy Sunday ay sinimulan po nating ipagdiwang mula noong 2000. Idineklara po ng dating Pope John Paul II ang Second Sunday of Easter bilang Divine Mercy Sunday. Nakakamangha dahil ang mismong Santo Papang ito na nagdeklara at mayroong malalim na debosyon sa mabathalang awa ng Diyos o Divine Mercy ay namatay year 2005, bisperas ng Divine Mercy Sunday. Gayon din, year 2011, idineklara siyang banal o beato ni Pope Benedict XVI, araw ng Divine Mercy Sunday. At year 2014 naman, ng ating Papa na ay si Papa Francisco, idineklara siyang santo, araw din ng Divine Mercy Sunday. Nakakamangha at nakakatuwa. Kung tutuusin, pwede nating sabihin nagkataon lang na yung Santo Papang may malalim na debosyon dito at nagdeklara ng Divine Mercy Sunday, mamamatay, idedeklarang banal o beato, blessed, at idedeklarang santo ng simbahan, araw ng Divine Mercy Sunday. Pero mga minamahal na kapatid, hindi po ito nagkataon lang sapagkat sabi na rin ni Pope John Paul II nung siya'y nabubuhay pa, in the designs of providence, there are no mere coincidences. In the designs of providence, there are no mere coincidences. Sa plano daw ng Diyos, walang nagkataon lamang. Kaya yung nangyari sa ating Panginoong Jesus na siya ay nagpakasakit at namatay sa krus, hindi yun nagkataon lang. Yung muling pagkabuhay ni Jesus, hindi yun nagkataon lang. At kahit sa buhay nating mga tao, kung ano man ang nangyayari at pinagdaraanan ninyo sa buhay sa pagkakataong ito, hindi yan nagkataon lang. Kung kayo ngayon ay sobrang saya dahil may dumating sa inyong biyaya, hindi yan nagkataon lang. Hindi yan swerte na bunga ng paniniwala ninyo sa pamahiin o mga pampaswerteng kung ano-ano sa bahay o mga sinusuot. Sapagkat kung ano ang natatanggap ninyo ngayon, biyaya yan ng Diyos, kaloob yan ng Diyos, plano yan ng Diyos sa inyo. At kapag kayo naman ay nagdaraan ngayon sa paghihirap, kapag kayo ay maraming problema, maraming isipin at suliranin, yan ay plano din ng Diyos. Hindi plano ng Diyos na pahirapan tayo, pero kaloob ng Diyos na hayaan niyang pagdaanan natin ang mga bagay na ito dahil may nais siyang ituro sa ating isang bagay at may nais siyang ma-develop sa ating pananampalataya bilang mga anak niya. Kaya dapat tayong tumawag sa Diyos Ama, dapat tayong laging manalangin at magdasal, umasa, sumampalataya at magtiwala lamang sa Diyos at hindi sa kung ano-ano pa. Wala tayong ibang dapat asahan kundi ang Diyos dahil tanging siya ang makapagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Ating alalahanin, hindi ang inyong pera na napakarami ang magdadala sa inyo sa langit, hindi ang magandang sasakyan na bagamat nakakarating kayo sa malayong lugar, hindi kayo niyan madadala sa langit. Hindi ang magandang bahay, ang marangyang kasuotan, o dami ng kayamanan, o ganda ng inyong trabaho, o dami ng inyong naipundar. Tanging ang awa ng Diyos ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Tanging awa ng Diyos ang magbibigay sa atin ng muling pagkabuhay pagkatapos na tayo ay mamatay. Ano ang problema sa ating mga tao? Na kapag tayo ay nahihirapan na, kapag tayo sa kabila ng ating pagsimba at pagdarasal,
tayo ay naghihirap pa din at hindi pa rin binibigay ng Diyos ang hinihingi natin sa Kanya, sa kabila ng lahat ng ating mga sakripisyo, kapag tayo'y pagod na, upos na, pudpud na, wala nang gana sa buhay, ano ang ating gagawin? Magdududa tayo sa Diyos, titigil tayo ng pagdarasal, tayo'y magtatampo. Sasabihin natin, Lord, sa kabila ng lahat ng pagpapakabuti ko, bakit mo ako pinabayaan? Lord, bakit parang tulog ka? Panginoon, hindi mo na ba ako mahal? Bakit hinahayaan mo akong magkaganito? Pero mga minamahal na kapatid, tulad ng nasabi ko po sa inyo kanina, ang lahat ng ito, hinahayaan ng Diyos na mangyari na sa atin. Hinahayaan ng Diyos na pagdaanan natin dahil may gusto siyang ituro sa atin. Ano nga ito? Yung magtiwala sa Kanyang mabathalang awa. Kasi kung hindi tayo mangangailangan, hindi tayo tatawag sa Diyos. At yan din ang hirap sa atin, na kadalasan kaya lamang tayo nagdarasal at sumisimba ay dahil may kailangan tayo kay Lord. Kaya lamang tayo napapadasal ng nobena sa Mahal na Ina ng Laging Saklolo tuwing Miyerkules ay dahil may kailangan tayo sa Diyos. Pero ito po'y panawagan sa atin. Sa oras man ng hirap o sa oras man ng ginhawa, dapat lagi ang ating tiwala ay nasa Diyos ng awa at pagpapala. Hindi nasa mga kung anong pamahiin, hindi sa mga nasa kung anong pampaswerte at magtatamboy ng malas sa ating buhay at sa ating bahay, dahil tanging ang Diyos ang nagbibigay ng pagpapala at buhay na walang hanggan sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Tingnan niyo ho ang nangyari kay Tomas, isa sa 12 alagad. Wala si Tomas noong mangyari iyon, sapagkat ang mga alagad noon takot na takot na baka sila'y isunod kay Jesus matapos na siyang ipako sa krus. Baka isa-isahin yung mga naging tagasunod ni Jesus. Kaya ang mga alagad nagtatago. Ang mga alagad umalis. Itong si Tomas, kinagabihan ng muling mabuhay ang ating Panginoon, wala doon. Umalis siya. Lumayo sa piling nila. Kaya naman ang Diyos, nang makita o magpakita sa mga alagad, wala siya. At pinakita ng Diyos o ni Jesus sa kanila ang Kanyang mga sugat sa kamay at tagiliran. Hindi lamang ho ito tanda ng pako o tanda ng sibat na sumugat sa ating Panginoon. Ito ay tanda ng awa. Dahil kung hindi dahil sa awa ng Diyos, hindi siya magpapakasakit at mamamatay para sa ating kasalanan. Ang lahat ng ito dahil sa awa ng Diyos. Kaya yung pagpapakitang iyon ni Jesus sa Kanyang mga alagad ay isang pagpapakita ng awa sa kanila, na matapos nilang takasan si Jesus, matapos nilang iwang mag-isa sa krus si Jesus dahil natakot sila, ano ang sabi ni Jesus sa kanila na magpakita? Sumain niyo ang kapayapaan. Kulang na lang sabihin ni Lord, mga mang-iiwan kayo, madadaya kayo. Kapag nagpapakain ako ng marami, nandyan kayo dahil may pagkain. Kapag nagpapagaling ako ng may sakit at nagpapalaya sa demonyo, nariyan kayo kasi nagiging sikat kayo dahil ako ay nagpapagaling. Pero sa mga panahong ako'y naghihirap, nasaan ka? Nasaan kayong mga alagad ko? Pero hindi ganun ang sinabi ni Jesus. Ano ang sabi ng Diyos? Sumain niyo ang kapayapaan. Sa kabila ng tinanggap ni Jesus na pangungulila sa Kanyang mga alagad nang siya ay naghihirap sa krus, kapayapaan ang dulot niya. Awa pa rin ang nangingibabaw sa Kanya, sapagkat si Jesus ang mabathalang awa. Kaya mga minamahal na kapatid, yung pagkabanggit ni Tomas ng mga salitang Panginoon ko at Diyos ko, matapos na mahawakan niya ang kamay ni Jesus at maisuot sa tagiliran niya ang Kanyang kamay, ito ay hindi lamang deklarasyon ng kung ano ang nakita niya sa pamamagitan ng Kanyang pisikal na mata, sapagkat ito'y deklarasyon ng pananampalataya gamit ang mga mata ng pananampalataya. Pwedeng sabihin ni Tomas, ay Lord, ikaw nga pala. Bakit nga ako'y hindi naniwala? Pero ang sabi ni Tomas, Panginoon ko,
at Diyos ko. Ito ay bunga ng pananampalataya ni Tomas. Kaya sana mga minamahal na kapatid, huwag na tayong tumulad pa kay Tomas na kailangan pang makita si Jesus at humingi sa Diyos ng iba't ibang mga tanda o signs kung tayo ba'y mahal niya, kung tayo ba ay naririnig niya, kung tayo ba'y pagbibigyan niya sa ating mga kahilingan. Manampalataya tayo. Sabi nga ng ating Panginoon, mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Sana sa kabila ng mga pinagdaraanan natin sa buhay, gaano man ito kahirap, gaano man tayo kapagod-pagod na, at upos na, kahit tayo ay wala nang gana, nawa makita natin si Jesus sa buhay natin dahil hindi lamang siya dumarating isang beses para tayo ay kaawaan, kundi araw-araw, oras-oras, bawat sandali, ipinamamalas ng Diyos sa atin ang kanyang awa. Bakit hindi natin nakikita? Tanungin ninyong inyong sarili, baka kayo yung umaalis sa piling niya. Baka tulad ni Tomas, tayo ang umaalis sa piling ng Diyos sa mga pagkakataong ipinamamalas niya ang kanyang awa at biyaya. At konkreto nating mararanasan ang awa na ito ng Diyos sa sakramento ng kumpisal. Kaya sana kayo po ay nakapangumpisal ngayong mga nagdaang mahal na araw at kwaresma. At kung hindi naman, hindi pa huli ang lahat. Ang pangungumpisal ay hindi lamang naman tuwing mahal na araw at kwaresma. Araw-araw may pagkakataong lumapit para mangumpisal. At sana huwag nating pagkaitan ng ating sarili ng awa ng Diyos. Father, ang dami kong kasalanan. Father, napakatagal na panahon na akong hindi nangumpisal. Father, ang laki ng aking mga ginawang kasalanan at kasamaan. Huwag kayong mag-alala. Dahil ito yung kagandahan ng ating pananampalataya. Our sins may be great, but God's love is even greater. Malaki man ang ating kasalanan, pero sa huli, mas malaki pa rin ang awa at pagmamahal ng Diyos sa atin. Our sins is but a drop of water in the ocean of God's mercy. Lagi nating aalalahanin, anumang laki at dami ng ating kasalanan, ihingi natin ito ng tawad sa kumpisal dahil ang mga ito ay pawang isang patak lamang ng tubig sa karagatan ng mabathalang awa ng Diyos. Huwag nating ipagkait sa ating mga sarili ang awa ng Diyos. Matagal na siyang naghihintay sa atin. Huwag nating ipagkait ang pagkakataong maranasan natin ang awa at biyaya ni Jesus sa buhay natin. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo. Tatayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nanuluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, pag-ibayuhin natin ang ating pagpapahayag ng pananampalataya kay Kristong muling nabuhay habang idinudulog natin ang ating mga kahilingan. Panginoon, isinasamo naming dinggin mo kami. Panginoon, isinasamo naming dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, nawa ay patuloy na lumakas ang kanilang pananalig sa muling pagkabuhay ni Kristo at maipalaganap ang katotohanan ito sa lahat ng sulok ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, isinasamo namin dinggin mo kami.
para sa mga namumuno sa pamahalaan, bunsod ng pananalig sa maluwalhating si Jesus, nawa ay mapagtagumpayan nila ang lahat ng gampanin sa bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, isinasamo namin, dinggin mo kami. Para sa mga nakararanas ng kahirapan at lahat ng mga nanghihina ang kalooban, naway harapin nila ang mga suliranin at pagsubok ng may pagtitiwala sa banal na awa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, isinasamo namin, dinggin mo kami. Para sa lahat ng nakikiisa sa banal na Eukaristiyang ito, upang maging tunay tayong mga saksi ng muling pagkabuhay at mapalakas ang loob ng mga kasama nating natatalo ng lungkot at mga pagsubok sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, isinasamo namin, dinggin mo kami. Para sa lahat na deboto ng mabathalang awa, nawa ay pagkalooban tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, isinasamo namin, dinggin mo kami. Hinihiling namin ang lahat ng ito, Ama, sa pamamagitan ni Kristong nabubuhay at nagahari, kaisa mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Purihin si Jesu Kristo, umawit tayo sa Kanya, ng Alleluia, Alleluia. Kanang kamay ng Ama, ang Panginoong Jesus, tayo'y Kanyang inahas, binuhay at sinakop ang pagsasakatong parangat at pinaraguntan dapat ihalangan ng takot mamatay. Ang lahat po'y magsitayo. Magsiupo muna po, sumandali. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pananampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ni kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Oh.
dila mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami na Diyos mong tunay. Oo Jesus, naming mahal, ligtas mo kami. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka sa
Aming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
yun ang Israel. Walang hanggan kanyang awa, ito ang araw ng ginawa ng Panginoon. Sasagawa po natin ang second collection para sa mga retirado at may sakit na pari ng ating arsidiocese.
Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsupo para po sa mga ilang patalastas. May raffle for a cause po ang ating parokya na nakalaan sa pagpapagawa ng ossuary extension. Ang mga maaaring mapanalunan, first prize, brand new Toyota Vios 2020 model. Second prize, brand new Toyota Wigo 2021 model. Maaari po tayong makabili ng raffle ticket sa may table sa labas ng ating simbahan. Malugod pong inaanyayahan ang mga binata at dalaga na may edad 18 hanggang 40 sa gaganaping Christian Life Program dito sa ating parokya na pangungunahan ng Archdiocesan CFC Singles for Christ. Ito po ay isa sa gawa sa parish training tuwing araw ng Linggo simula April 28 sa ganap na alauna ng hapon. Para sa karagdagang detalye, maaari po tayo may pag-ugnayan kay Brother Jefferson Acorda sa numerong 0916-790-6415, Brother Jed Margaring sa numerong 0997-600-2423, o kay Sister Kim Ashley Magno sa numerong 0951-169-4966. Ang lahat po ay hinihikayat na tumangkilik sa ating pondong batangan. May mga available pong tibyo sa may gilid sa loob ng ating simbahan. Maraming salamat po. Gayon din po sa darating na April 9 at April 10, Miyerkules, Martes at Miyerkules, mga holiday po ito, pero bukas po ang ating opisina ng parokya mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.